Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 19 ng Disyembre sa ating mas malapit na paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng anibersaryo at kaarawan sa araw na ito, halotigit kay Russell Garcia at Jeno Maglinaw. Ipanalangin din natin ang lahat ng patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ang lubos na pananalig at maipagdiwang namin ang may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel.
Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papapurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa makanggat ni Jesse, tagakay ng marami, halina tubos ni kami. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ang dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos.
Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng labahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika niya. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo na ang mga kasama natin na nasa ibang bansa. Ano pong matagal mo nang ipinagdadasal at hinihingi sa Diyos? Meron ka bang matagal nang gustong makamtan? Meron ka bang matagal nang ipinag-iintensyon sa iyong mga pagsimba at pananalangin? Ano yung bagay na iyon? Anong bagay o anong isang napakahalaga sa iyo na talagang hinihingi mo sa Diyos? Minsan po, ang ating mga hinihingi, hindi agad natin nakakamtan. Tingnan niyo si Zacarias at si Elizabeth sa mabuting balita. Sila'y mga matutuwid na tao, mababait, laging nagdadasal, at matagal na nilang hinihingi na magkaroon ng anak. Sila'y matatanda na, baog pa si Elizabeth. Kapag ka may hinihingi tayo sa Diyos, marami tayong isinasakripisyo. Marami tayong isinasaalang-alang. Marami tayong kinakalimutan upang bigyan ng atensyon ang pinakamahalagang gusto nating makamtan. Ang sunod pong tanong ay, anong inyong ginagawa kapag ka ipagkakamit na sa iyo ang iyong hinihingi? Si Zacarias, matagal niyang gustong magkaanak. Nung sinabi ng anghel na magkakaanak na siya, ang sabi niya ay, paano naman mangyayari iyon? Ano pong inyong damdamin kapag may hinihingi kang matagal nang hindi ipinagkakaloob? Sapagkat kung tayo'y gagaya kay Zacarias, ibinibigay na nga ang gusto mong hingin, nagdududa na ka pa. Baka po kasi kayo may ipinagdadasal. Meron kayong gustong makamtan. Ay hindi nyo alam, ipinagkakaloob na pala sa inyo, tinatanggihan pa ninyo. Halimbawa'y humihingi ka na ikaw ay makabawas-bawas sa iyong mga utang. Tapos may nagpunta sa iyo ang iyong kapatid. Binibigyan ka ng papasko. Ayaw mong tanggapin dahil magkagalit kayo. O edi sala na agad. Hihingi ka, ngayong may ipinagkakaloob, ayaw mo naman. Bakit?
sa mga pagkakataong hindi mo nakikilala ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao, malinaw na ang namumutawi sa iyo ay ang pagmamataas sa sarili. At hindi po maganda iyon. Habang tayo naghahanda sa Pasko, habang pinaghahandaan ang pagdating ni Kristo, hindi pwedeng tayo mataas sa ating sarili. Hindi pwedeng tayo ang importante. Hindi pwedeng tayo ang mahalaga. Sapagkat sa Pasko, iisa ang mahalaga, si Kristo. Huwag niyong iisiping tayo ang mas mahalaga kaysa Paskong darating. Kapag ka po ganun ang ating ginagawa, hindi natin kalimitang nakikita ang mga bagay na dumadating na tulong sa atin. Sapagkat puno tayo ng ating sarili. Humihingi ka na magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan sa inyong pamilya, tapos ayaw mo namang magpatawad. Humihingi ka na sana'y magkaayos na kayo ng iyong asawa, pero ayaw mo naman siyang makita. Humihingi ka na ikaw ay makapasa, pero ayaw mo namang mag-aral. Di ka humali. Wala pong kapangyarihan ang Diyos na ipagkaloob ang iyong hinihingi kung ayaw mo namang tanggapin ang kanyang tulong na ipinagkakaloob sa iyo. Humihingi ka na ikaw ay maging mabait. Sa palagay niyo, ibibigyan ka ng Diyos ng kabaitan? Hindi. Ang ibibigay niya sa iyo ay bungangera at lasinggerong asawa para matesting ang iyong kabaitan. Humihiling ka na ikaw ay maging mapagbigay. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mga kapitbahay mong nangungutang. Ganoon po gumalaw ang Diyos. At ganoon ang galawan ng Paskong ito. Sapagkat ang iyong hinihingi, ipagkakaloob niya sa isang hindi napakalinaw na bagay upang ikaw mismo ay tumulong sa iyong sarili na makatulong sa pagbait at sa pagbuti ng paghahanda ng iyong sarili sa Kapaskuhan. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 135, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tuparin ang kanyang pangako noon pamang una. Mga minamahal, alam ng Diyos ang ating hinihingi. Patuloy tayong tumawag sa Kanya, patuloy tayong magtiwala at umasa, at patuloy tayong manalangin na makilala natin ang paggalaw ng Diyos sa mga tao, mga bagay at pangyayaring ipinadadala niya sa atin. Hilingin po natin sa banal na misang ito kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso, yung pusong kayang kumilala sa iyong pagkilos sa aking buhay, upang ang mga dumadating na tulong at sagot sa aking panalangin ay makilala ko bilang iyong pagtupad sa iyong pangako ng pagmamahal sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Poong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isalo sa panalangin. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula sa playa ng palakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kahariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala sala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Pintasan ng Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalak, magpuri, magpasalamat at magbinyi Panginoon, maghari
at sa ating mamamalagi. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Mangyaring pakilagay po ng inyong pangalan ng mga hinihinging detalye, ito po ay tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po ay mga balikbayan o OFW o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Malaki pong tulong ito sa ating inihahandang aplikasyon ng Pambansang Dambana. Para po sa patuloy na paghahanda sa darating na Kapaskuhan, ang ating Misa di Gallo ay sa ganap na apat, ika-apat at kalahati ng umaga at ang simbang gabi ay sa ika-lima ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang magdala ng mga dried goods, bigas, noodles, delata na ating ipamamahagi sa ating mga kababayan sa Isla Verde at sa Tingloy upang kanilang mapagsaluhan sa darating na bagong taon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. Ngayong darating na Sabado ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga healing masses po na may paggagawad ng langis ng healing liturgy ay sa alas 9 ng umaga. Ito'y pangungunahan ng mahal na arsobispo at meron din sa ika-5 ng hapon. Kayo pong lahat, lalo na ang inyong mga may sakit, ay inaanyayahang makiisa. Muli po kayong magsitayo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan,
mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, paghandaan ng pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Pupuri sa may kapal, ang buong kalooban, dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanong sa kanyang kapangyarihan.